Sa pag-treasure hunting ni Ka-TH sa kanyang lugar ay meron siyang dalawang nadatnang kakaibang bagay sa kanyang paghukay. Nang madatnan niya ito, maging siya ay walang ideya kung ano nga ba ang mga bagay na ito. Ang naturang bagay na ito ay dalawang pirasong maliit na bato kung saan ang kakaiba dito ay ang kanilang hugis na parang itlog. Kaya ang ginawa ni Ka-TH ay kinuhanan niya ito ng isang maayos na larawan para ipasuri sa kahit sinumang treasure hunters. At isa ako sa kanyang mga napiling lapitan. Ngayon ay ating nakikita ang aktual na larawang kuha ni Ka-TH sa mga kakaibang bagay na kanyang nadatnan sa pagkukay. Sa ibabaw ng kanyang kaliwang kamay ay malinaw nating nakikita ang dalawang piraso ng maliliit na bato. Kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay parang ang kahawig ng mga ito ang itlog ng manok. Marahil ang tangi nilang pagkakaiba ay ang kanilang kulay kung saan ang nasa itaas ay kulay itim. Samantala, ang nasa ibaba naman ito ay kulay puti. Ang gustong malaman ni Ka-TH ay kung meron nga ba talagang halaga ang mga ito o ang mga ito ay nagsisilbing pawang mga marka lamang. Maliliit na batong hugis itlog. Bilang isang treasure hunter, ako ay nakainkwentro na rin ng mga ganitong uri ng bato. At walang duda naman na ang mga batong ito ay man-made o gawa sa kamay ng tao. Kaya sa madaling salita, mas karaniwan na ang mga bagay na ito ay nagsisilbing marka. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga bilog na bagay para sa mga sundalong Hapon ay meron silang paniniwala na nagbibigay ito sa kanila ng pampaswerte. Kaya kung sila ay nagre-relax o nagmi-meditate, madalas silang may hawak sa kanilang kamay na mga bilog na bagay tulad ng mga batong hugis itlog na ito. Base sa aking mga karanasan, ang mga ganitong uri ng bato ay madalas na nakahalo sa mga depositong naglalaman ng mga lumang barya at alahas. Kaya may mga treasure hunters ang labis na nagtataka kung maging ang mga batong ito ay meron ding katumbas na malaking halaga. Pagdating sa bagay na ito ay masasabi ko na hindi lahat ng mga batong hugis itlog na kagaya ng mga ito ay may katumbas na malaking halaga. Sabihin na lamang natin na meron tayong nadat ng mga 10 maliliit na batong hugis itlog. Masasabi ko na isa lamang sa 10 ito ang siyang may tunay na halaga. Marami na rin akong mga kakilalang treasure hunters ang bumisita sa mga gemologists para aktwal na ipasuri ang kanilang nadat ng mga batong hugis itlog. Ngunit ang karamihan sa kanila ay nadismaya nang malaman nilang ordinaryong bato lamang ang mga ito. Pero may iilan naman sa kanila na isang precious gemstone ang kanilang ipinakita. Kaya sa madaling salita, may mga ganitong uri ng bato na talagang may halaga. Ngunit meron din namang ordinaryong bato lamang. Batong hugis itlog bilang marka. Base lamang sa aking sariling pananaw, ang dalawang batong hugis itlog na ito ay nagsisilbing mga marka. Sa kadalasan, kapag nakainkwentro tayo ng ganitong uri ng mga bato sa ating malalim na hukay, ibig sabihin ay malapit na tayo sa kinalalagyan ng deposito. Parang nagpapahiwatig ito na malapit mo nang makamit o maabot ang swerte. Ngayon ay mapapansin natin na magkaiba ang dalawang kulay ng naturang batong hugis itlog na ito na nadatnan ni Ka-TH. Masasabi ko
na meron din itong kahulugan kung saan ay may dalawang magkaibang klase o uri ang deposito. Ang kulay itim na bato ay nagpapahiwatig na may unprocessed deposits o mga hindi na prosesong deposito. Samantala, ang kulay puti naman na bato ang siyang nagpapahiwatig sa mga processed deposits o mga na prosesong deposito. Ang masasabi ko kay Ka-TH. Mahirap suriin ang mga batong ito sa pamamagitan lamang ng isang larawan kung meron itong tunay na halaga o wala. Pero base lamang talaga sa aking sariling pananaw ay nagsisilbi ang mga ito bilang marka. At gaya ng aking sinabi kanina, isang swerte ang kahulugan ng mga ito. Kung saan mo ito nadatnan sa iyong paghuhukay, muli mo itong balikan at ituloy mo lamang ang iyong paghuhukay dito. Sapagkat masasabi ko na malapit mo nang madatnan ang tunay na deposito sa ilalim. At mukhang ang deposito ay binubuo ng processed at unprocessed treasure deposits. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.